Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Magandang araw mga ka-Aldab. Umpisa na naman po tayo ng magandang umaga na kung saan po napakagandang balita ang ating narinig galing po mismo kay Maine Mendoza. Alam nyo po ba mga ka-Aldab na marami na agad nag-react at napaisip po sa sinabing bahay o binanggit ng bahay. Alam nyo mga ka-Aldab, nakakataba po ng puso dahil may bago na naman po tayong iimbestigahan. May bago na naman po tayong kumbaga isosoko o yung lagi kong pinapaliwanag. May mga pagkakataon na talagang 103% hindi mo na kailangan pang ipagmayabang dahil sila na nga po mismo ang naglalaglag sa isa't isa, hindi po ba? Alam nyo, nung napanood ko po ito sa Chika Minute, napaisip na talaga ako mga ka-Aldab. Kaya lang, syempre may mga pagkakataon na hindi po tayo pwedeng mauna. Hindi pwede tayong magsabi na may pinapagawang bahay si Mengay, etc., etc. Dahil pwede po tayong basagin, hindi po ba? Pwedeng sabihin na sa iba yun. Kaya nga po, eto na, narinig niyo na po mismo sa sinabi ni Mengay. Ito po yung maraming blessing na dumarating po sa kanya. Na kung iisipin nyo at titignan, eh siya lang po talaga ang artista ng GMA. At nakakataba na naman po ng puso. Eto pong bagong post ni Benchan na talagang mapapaisip ka, hindi po ba? Buti na lang at agad-agad ay nag-post, hindi po ba? Ang sabi nga po rito, one of the most awaited events of the year is coming back with a twist. Any guess? Na dito mga ka-Aldab, ultimo si Bencheng. Eh talagang, well, wala na po akong comment dito mga ka-Aldab. Siguro naman, hindi po lingid sa inyong kaalaman na sandamakmak o napakaraming model ang bench. Pero bakit po si Maine Mendoza ang napili? Bakit po sa dinami-rami, eh si Mengay ang pinakasinasabi nilang awaited? Ito kasi mga ka-Aldab, real talk to para po sa kaalaman ng lahat. Sa ngayon, ang mga TV commercial, sponsor, eh talagang matatalino na po yan. Hindi porket sikat ka, hindi porket magaling ka, hindi porket awardness ka, eh kukunin ka nila. Umaayon po ito sa dami ng nanonood, sa dami ng bumibili, hindi po ba? Kung hindi ka naman, kung sikat na sikat ka, pero kada gawa mo naman ng teleserye, eh hindi naman tinatangkilik. Pilit kang idinidikit ng management dahil may pangalan ka pero hindi na nagkiklik. Ito po yung masakit dyan mga ka-Aldab na ang katotohanan. May mga pagkakataon po masasabi ko ito na talagang pagdating po sa popularidad ay hindi po mawawala si Mengay. Nakakataba po ng puso kasi unti-unti pong lumalabas ngayon sa social media ang katotohanan na po pwede pong mangyari at hindi po pwedeng mangyari. Siguro naman ngayon mga ka-Aldab, marami po tao ngayon ang kumbaga nagtataasan ng kilay dahil sa dinami-rami po raw ng artista ngayon eh parang si Maine Mendoza lang at Alden Richards ang namamayagpag. Real talk naman mga ka-Aldab, hindi po ba? Blessing in the sky, sabi nga po ng iba. Pero kung ako tatanungin at ang buong Aldab Nation, deserving naman po talaga si Maine Mendoza pagdating dyan. Hindi po ba? Kasi kung titignan nyo at bubusisiin nyo mga ka-Aldab, eh panalong-panalo na po tayo eh. Kaya lang syempre wala na naman po ako sa posisyon para sabihin at laging panindigan
lahat ng sinasabi ko. Pero napakarami na po namin nagbibigay ng update sa Aldab. Siguro 50% o 40% karamihan ay Aldab ang pinag-uusapan. Pagdating po sa social media, hindi po may kakailayan. Nung unang bagsak o unang sabak ni Alden Richard sa Itbulaga, nag-trending siya, hindi po ba? Ibig sabihin lang, talagang maraming nanonood. Ang ibig sabihin lang, mas marami tumututok na Aldab Nation kesa doon sa mga taong pilit na ipinalalandakan. Katulad po ng Showtime, hindi po ba? Sa realidad, mga ka-Aldab, lagi pong nangingibabaw ang mga sikat. Ngayon, may bago na naman puro artista na ipopromote ang GMA Network. Ito nga po yung pinupunto ko lagi. Bakit kuha po sila ng kuha ng mga artista gayong napakarami pong sikat? Kung susumain at susuriin nyo, napakarami pong artista sa GMA Artist Center. Real talk yan, mga ka-Aldab, kasi may mga kaibigan po tayo na dyan po nagtatrabaho. At yun nga po yung sinasabi nila. Hindi po nabibigyan ng pagkakataon yung mga artista nila. Porket nalaos na at hindi na po masyado kumikita, pinapalitan po nila. Real talk yan, mga ka-Aldab. Kaya nga po yung iba naman ay lumilipat sa iba dahil hindi nabibigyan ng importansya. Lagi po sila nakatutok kung saan po sikat. Yun din po yung lagi kong sinasabi. Yung TV commercial at ang endorsement, matatalino nga po yan, mga ka-Aldab. Hindi na po sila tumitingin sa popularidad ng isang tao. Tumitingin sila sa dami ng nanonood, sa dami ng bibili. Kaya nga po yung Aldab Nation, talagang napakalaking fandom na number one kinakalaban ng GMA Network. Kasi pagka napatumba nila yan, magkakagulo na, hindi po ba? Kaya nga gumagawa po sila ng fake news para mabaling sa iba yung trending. Napakagaling po kasi talaga sa totoo lang, mga ka-Aldab. Pag tayo po nagpa-trending, agad-agad. Hindi po ba? Real talk yan, mga ka-Aldab, ha? Real talk. Pero babalikan natin. Dito po tayo mag-iimbestiga. Maghahanap pa po tayo ng pinakamaganda na kung saan, mga ka-Aldab, masasabi natin may bago na naman po tayong isosoko. Ito po ang pinakamaganda dyan kapag ka natapos yung bahay niya. Pero syempre, mga ka-Aldab, dahan-dahan lang. Kumbaga, mag-iimbestiga tayo kung sino nga po ba ang papasyal sa bahay na pinagagawa ni Main Mendoza. Hindi po ba? Kaya abang-abang lang po kayo dito sa channel natin. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.